Magsitayo po ang lahat sumabay sa pambungad na awit. Ang haring mawala, di ay darating na. Puso'y buksan, awitin siyang maligaya. Sino ang haring alam niya, ano nga ba? Siya'y ang Emmanuel, pangako nung una. Ang haring malwalhati ay darating na. Puso'y buksan, awitin siyang maligaya. Pasinayaan po natin ang ating pagdiriwang. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, na sa ating dumarating ang kanyang biyaya, kapayapaan at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Isang maganda at puno ng pagmamahal na umaga sa inyo pong lahat. Magandang umaga po, Father. Tayo po ay nagkakatipon upang sambahin ang Diyos sa Espiritu at Katotohanan. Binabagtas po natin ang panahon ng Adbyento. Hindi pa po ito Christmas. Bagkos ay paghahanda para sa pagdating ng Panginoon. At ipinagdadasal po natin ang isa't isa, pagkat ang paanyaya ng Adbyento ay i-widen ang ating pananalangin. Hindi lamang pansarili, binanggit ng Arsobispo, to enlarge the tent. Ibig sabihin ay kasama sa dasal ang ating mga kapwa, lalo na yung mga nasa sitwasyon ng karalitaan. Marami pong natakot kahapon pagkat lumindol. Ito ay isang kabalisahan sa marami. Pagka lumilindol po ay apektado maging ang mga kapaligiran. Yung pong nyog na umuusbong pa lamang ang bunga ay yun ay nalalagas. Maging itlog, magtataka ka sa itlog, nabubugok pagka lumindol. Kaya maraming pinsala ang mga untoward incidents sa ating kapaligiran. Kaya ipagdasal po natin ang kapayapaan sa lahat ng panig ng mundo. At ito pong araw na ito, napaka-espesyal pagkat ginugunita din natin si San Nicolas. Siya po ay traditionally itinuturing nating si Santa Claus. Kaya yung pong paglinang sa pagmamagandang loob, ang Eucharist ay paanyaya upang magbahagi at magpasalamat sa biyaya at pagbabaya ng Diyos. Kaya mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, siyasatin natin ang ating mga kasalanan, lalo na po ang ating pagdadamot at yung ating pagkamakasarili. May kababaang loob ating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa akong nakasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ginoon,
Kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ihanda mong lubos ang aming kalooban upang sa pagdating ng iyong anak, kami ay matagpuan na karapat-dapat makasalo sa masaganang hapag ng buhay. Sa kanyang pagdudulot ng pagkaing banal, kami naway maging mapalad na sa kanya ay makapakinabang. At Ama naming makapangyarihan, ipinakikiusap namin kami iyong kaawaan at bilang tugon sa pagdalangin ni San Nicolas para sa aming kapakanan, kami ipagtanggol mo sa lahat ng kapahamakan upang aming matalunton ang landas ng kaligtasan, sapagkat siya ang naglilingkod at namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat, na ang handa'y masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutang nagahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihian ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang dangyoy tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikay kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ako ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal.
Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Panginoong nagliligtas sa ating darating tiyak, mapalad siyang makaharap. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. At siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi, at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi, gumaling na ang mga pingkaw, nakalalakad na ang mga pilay at nakakakita ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Nahahabag ako sa mga taong ito sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalising gutom, baka sila mahilo sa daan." At sinabi ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao?" "Ilan ang tinapay ninyong riyan?" tanong ni Jesus sa kanila. "Pito po," sagot nila, "at ilang maliliit na isda." Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang pitong tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso niya ang mga yon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog at nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Muli isa pong maganda at punong-puno ng pagmamahal na umaga sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-apat na araw ng ating panahon ng Adbyento. At kung kayo po ay nagdidibusyon sa Mahal na Birhen Maria, Imakulada Concepcion, ay nasa mag-iikawalong araw na tayo ng nobena.
Pagkaganitong Miyerkules, nililinang natin ang debosyon sa Our Mother of Perpetual Help. Ngayon po ay may special na santo na tayong ipinagdiriwang kapistahan ni San Nicolas. Ang mabait na obispong ito ng Myra ay nabuhay noong ika-apat na siglo at maraming kwento tungkol sa kanya. Isa ay tungkol sa isang lalaki na may tatlong anak na babae ngunit walang sapat na pera para magbigay ng dowry o dote para sa kanila pag po ikinakasal. Kaya si San Nicolas di umano na pinipintuho ay naglagay ng naghulog ng mga gintong bariya sa chimney ng kanilang pamamahay at nagkameron sila ng kamangha-mamanghang karanasang yon. Awang ko kung kayo ay naglalagay pa ng medyas at kung ano, basket o kaya ay supot sa inyong mga bintana at pinto as a gesture of your reciprocal na pagtanggap sa minimiti ninyong grasya. Naalaala ko yung salitang, we wish you a Merry Christmas. Ano? Pero hindi pa po Pasko. Ang Adbyento ay paghahanda pa lamang para sa Pasko. At ang ating kamalayan, ginigising. Bakit? Na paapawin pa, kumbaga, ang ating mga dasal. How do you pray? The genuineness of Christian prayer is not just for our personal wishes. Dapat po, ipinagdadasal natin ang isa't isa. Maging yung mga hindi makapunta rito. Kaya enlarging our tent. At ito pong usap na ito ay binibigyan pang booster nung unang pagbasa. Pagkat binanggit doon yung bundok, umahon sa bundok at doon pa sa bundok nagkamayroon ng piging na nag-uumapaw sa sari-saring mga pagkain. Marahil po ang inyong kamalayan ay Noche Buena. Pero ang tunay pong Noche Buena ay pagpapasalamat. Bread broken and shared. Pakibigkas natin muli. Bread broken and shared. Kaya ang tunay na Noche Buena, ang tunay na Christmas party, ay hindi yung kayo lamang ang siyang kumakain. You need to do outreaching to the peripheries of our milieu. Kaya yung mga hindi maka-afford ng buhay na disente at pagkaing naaangkop, yun po ang ating puntahan at bahagihanan. Hindi yung tayo ang siyang nagsasaya for personal gratification and yung pansariling kagustuhan at kaaliwan. Pagkat sa bundok, pag ikay umakyat, it enlarges our vision and perspective. Pakibigas natin muli. It enlarges our vision and perspective. Malawak. At dapat sagad, laganap yung ating kamulatan at kamalayan sa mga kaganapan sa buhay at pagkakabuhay ng tao. Pagkat sabi natin, walang taong nabubuhay at walang taong namamatay para sa sarili lamang. May pananagutan tayo sa isa't isa, maging sa ating pagdadasal. Our prayer is not just for our personal satisfaction. It is opening to God. Prayer is opening to God.
pagbubukas at pagtatapat ng ating katauhan sa Diyos. Pag po ikay napunta sa party, ikaw lamang ba ang kumakain? Eh kung yung iba ay nakaka-afford na magdala ng cellophane at ipinagbabalot yung iba, ano eh, aba eh, tayo ay hindi lamang yung kinamihasnan nating bahaginan. Naalaala ko't kayo nagmumunito, munita, Kris Kringle, kayo-kayo rin lang ang nagbibigayan ng regalo. Why not extend your goodwill and generosity to other people, especially those who are in poverty? Kaya yung diwa ng alay kapwa, yung ginagawa nating relief wherein we give doon sa mga naapektuhan ng lindol, eh dapat eh yung talagang rehabilitation, promotion of life, promotion of human dignity. Kaya pag sinabi nating common good, naalaala ko ta yung iba ay nandun ang mga ayuda at kung ano-ano pang mga ano, ay para bagang nagiging selective in a way na hindi naaampiyasan man lamang yung ibang mga tao. Kaya ang ating Panginoon, naalaala ko at mayroon pa kitang Advent wreath sa darating na linggo, ay sisindihan ang pangalawang kandila, tatirati yung Candle of Hope, yung susunod ay Candle of Bethlehem, yung una ay Candle of Hope, Candle of the Prophets, yung kasunod ay Candle of Bethlehem. Pagkat nung magkatawang tao ang ating Panginoong Hesu Kristo, ang Diyos na nagkatawang tao, Emmanuel, God is with us, God is for us. Eh ito ay house of bread ang tawag natin sa Bethlehem. House of bread. Kaya the bread, yung multiplication of the bread is prefigurement of the Holy Eucharist. Kaya yung pagpaparami ng tinapay at ng isda, ito ay pagmumulat sa atin na magkamayroon kita ng angkop na kamulatan at kamalayan sa mga kaganapan sa ating buhay at kapaligiran. So we are mindful of that events na tayo nagsasalo sa paligid ng hapag ng salita ng Diyos, sa paligid ng hapag ng banal na Eukaristiya. Ito'y pagkakataong ikatekesis tayo. Minsan pa, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kaya yung daladala nating samo at dalangin, hindi lamang pansarili. Sana'y maampiyasan man lamang ang ibang mga tao na higit na naaabot ng ating kamulatan at kamalayan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. So pagdati ng puong Diyos, puso'y linig, sinang lubos, tuwa't galak, isalong sa
Magsitayo po ang lahat. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihayin nawang lubos ang matapat mong paglilingkod sa pagganap na itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa magitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay'y nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kaya lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinagatihati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas.
para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian maging ang mga nasa paglingkod sa ebanghelisasyon. Ang mga misyonero, mga katikista, mga bata, kabataan at mga pamilya at maging ang mga nasa iba't ibang ministries lalo na ang nasa advocacy for social justice and peace, maging yung advocacy for environmental concern and promotion of human life and human dignity and human rights. Maging yung pong nasa advokasya ng restorative justice. Ang mga nagsasagawa ng relief, rehabilitation na mga naapektuhan ng lindol, sunog, ng mga aksidente, kaganapan, maging ang mga digmaan at nagpo-promote ng usapang pangkapayapaan. At gayon din po, ang mga nasa sitwasyon ng karalitaan, mga nasa public and government service, maging ang ating mga ipinagdarasal, commended for our prayers, lalo na po ang mga birthday celebrators sa araw na ito, mga naggugunita ng kanilang mga anniversaries. At gayon din po, alalahanin mo rin ang mga nagsusumamo kay Santo Padre Pio. At alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ang mga kaluluwa sa purgatorio at mga yumaon nating magulang, kapatid, kaanak, kapanalig. Kaawaan mo't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-nisang esposo, kaisa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, Santo Tomas, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas na ipinagdiriwang natin ang kapistahan ngayon, ni Santa Apolonia at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Bilin ng mga nagagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang panalangin ng pamilya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. May pagmamahal, may kagalakan, kapatawaranan, magbinigayan kayo ng kapayapaan at Advent blessing sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kaya lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Narito at dumarating ang dakilang poon natin, mga hirang niyang butihin ay lubos niyang gagantihin sa pagsikat niya sa dilim. Ito ang kordero ng Diyos, to nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Jesus, inintay ka.
kasalanan. Pagtubos mo'y makikita, magpakailanman. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ihanda ang daranan ng aming manulubos. Jesus, hinihintay ka naming makasalanan. Pagtubos mo'y makikita, magpakailanman. Sa pagparito mo, Jesus, dala ay katubusan. Nakahanda kami ngayon upang ikaw ay tanggapin. Jesus, hinihintay ka naming makasalanan. Pagtubos mo'y makikita, magpakailanman. Jesus, hinihintay ka naming makasalanan. Pagtubos mo'y makikita, magpakailanman. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa kapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpaging dapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Pietrelcina,
Monghing banal, pintakasin santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibigin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala. Sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amin. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa main church, sa main store, at iba pang lugar dito sa pambansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Manalangin tayo mga kapatid sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, sipi ng Biblia at dasalan, mga religious articles and items na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito ay magpaalaala ng pakikisa sa pagpakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo sa sakramento ng binyag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama,
sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ako po si Reverend Father Ulysses Santos Valenzuela Ribamonte, taga Marinduque, Diocese of Buac. Kami po ay patuloy ding humihingling ng inyong panalangin, donasyon, tulong para sa mga proyekto ng diocese na pinangungunahan ni Bishop Marcelino Antonio Maralit Jr. Kami po ay merong ipinagagawang bahay pari. Salamat po sa inyong pagmamahal at mga donasyon. Manalangin tayo. O Eternal God and Ruler of all creation, you have allowed us to reach this hour. Forgive our sins we have committed this day by word, deed, and thoughts. Purify us, O Lord, grant that we may glorify you by our deeds throughout the entire lifetime. Deliver us, O Lord, from all vain thoughts and from evil desires. For yours is the kingdom and the power and the glory, now and forever. Amen. Amen. Saint Nicholas, pray for us. Santo Padre Pio at lahat ng mga banal. Pray for us. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain tayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y inialay, ipinagdiwang na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran tuwina. Salamat sa Diyos. Pupuri sa may kapal ang mukong kalooban dahil sa kadakilan na ginawa niyang tanan sa kanyang kapangyarihan.